Pasko na. Uwi ka? Saan ang regalo ko? Labas ka sa Pasko? Saan ka sa Pasko? Buti pa sila umuwi. Ako hindi. Sana nasa bahay din ako. Yan ang kadalasang tanong ng mga kaibigan mo at ang mga nakakasalubong mo sa daan. Sa palengke, o naririnig mo na pinag-uusapan ng iba. Christmas is one of the season where OFWs around the world feel the bite of homesickness. Now, I'm working at Hong Kong. Yes, the feeling of Christmas is still felt, although it's not complete. Lalong-lalo na sa may mga asawa at anak. Iba kasi ang pakiramdam kapag magkakasama kayo sa Pasko at bagong taon na kompleto. Being far apart from your loved ones is always difficult. And I can only imagine that it is even more difficult when you are spending your Christmas away from home for how many years. Oo, you can take some comfort with your friends. But I also understand na iba pa rin kapag kumpleto ang pamilya natin tuwing Pasko, bagong taon. Iba kasi ang saya kapag sa araw ng Pasko at bagong taon ay magkakasama kayo. Nakakalungkot lang kasi na sa araw ng Pasko na sana magkakasama kayo pero nasa malayo ka at nagtatrabaho. Yung tipong hindi ka makauwi, ang tanging mo lang magagawa ay tumawag, makipag-video call, para makipag-tsikahan. Pero ito yung masaya. Makita mo lang na masaya sila, masaya ka na rin. At may demand pa sila na, Ate, Kuya, Ma, Dad, pinadala mo na ba gift namin? Aba. At ang nakakatawa, sila pa yung pipili kung anong gusto nila. Akin sapatos ha? Akin bag ha? O diba? Pero ito lang ang masasabi ko ka OFW. Ginusto natin to na magtrabaho abroad para mabigyan sila ng magandang buhay. Kaya huwag malungkot na hindi natin sila kasama. Huwag natin bilangin at isipin ang ilang taon, ilang Pasko na ang lumipas na hindi natin sila kasama. Oo, alam ko iba ang Pasko sa Pinas. Pero ito ang dapat natin bilangin at isipin. Kung magkano ang kinikita natin bilang OFW at magkano ang naitatabi natin habang tayo may trabaho. Learn how to earn and save for your future. Kasi iba, gastos lang ng gastos. Hindi natin kasi alam kung hanggang kailan tayo may trabaho. Kaya sa akin mga ka-OFW, Merry Christmas and Happy New Year. Ika nga, earn and save enough so we can celebrate the holidays with our family at home for good. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Ang Pasko ay hindi naman sa December, kundi dapat araw-araw. Ay bahagi sa ating mga kapwa, tao. Na maging mabuting tao, mapagmahal at hindi mapanghusga at mapangmasakit sa kapwa nating tao. Dapat